Good day mga kasangga, kumusta ang araw nyo ngayon? Isang panibagong video na naman tayo. So sa video na to, check natin tong e-bike na gamit ko. I-review natin kung ano nga ba ang performance ng e-bike na to. Tara, samahan nyo ako. Ito nga pala si 21 Adventure. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to subscribe, click the notification bell and paki-like na rin sa aking video. So ayan mga kasangga, ito yung gamit natin sa ating delivery sa Foodpanda, ating bagong e-bike. Ayan. So simulan natin dito sa handlebar. Bali nilagyan ko lang siya ng side mirror. Yan, dating nakakabito sa sa mountain bike. Tapos yung pati headlight, ito naglagay na rin ako kasi medyo mahina yung headlight niya. Ito mahina talaga. So nag-support ako ng pang bike. Tapos meron siyang signal light left and right. Tapos may basket. Tapos dito sa sa handlebar, meron siyang selector ng left and right na para sa signal. Ayan. Tapos may busina. Ayan. Tapos nilagyan ko rin ng CP holder. Gawa ng ito na nabali ko yung nasira yung grip na patid. Na plastic lang pala na sobrang higpit. Na siya. Nag-crack. So pinalitan ko muna dito. Galing rin to sa mountain bike ko. Ayan. Tapos may basket. Ganda rin yung basket niya eh. Tapos yung fork, siya spring, hindi siya spring loaded siya, hindi siya air. So malambot siya, kaso lang hanggang dito lang yung niya play. Hanggang dito lang. Tapos may fender siya, coated ng stainless, pero hindi siya talaga stainless, parang lata lang siya, coated lang siya ng stainless. Tapos yung mugs, okay rin yung mugs. Bali naka na tayo, naka tubeless. Pagka ilabas mo sa store, bali siya, wala pa siyang laman na sealant, so nilagyan ko na siya ng sealant. Yan. Tapos ito battery. Ang nakasalang na battery dito is 20 ampere hour. Tapos yung pangalawang battery niya nandito. Tinakpan ko lang din para in case na umulan, naka-safe siya. Bali dito isang battery. Dalawa battery nito. Ito 30 ampere hour. Makunat 'to, makunat. Matagal din malobot. So naka nga pala to, naka drum brake. Madilim. Drum brake lang siya pati dito sa likod. Ayan. Drum brake. Bali ito yung motor niya. 350 watts. Tapos naka dual shock. Dual shock. Ayan. Medyo may katigasan din kasi magaan lang naman ako, mga siguro mga 80 kilogram. Tapos ito, gumagana to. Signal light sa stop light.
Kita ba? Ayan. Ito wala, hindi gumagana to, display lang. Ayan yung fenders niya. Tapos yung frame niya is bakal. Bakal lang yan. Lahat bakal. Walang alloy. Tapos meron siyang stand. Ayan. Tapos meron din dito silker stand. Ito. Tapos yung pedal. Yung pedal niya ordinary lang din. Pero hindi ko ganong ginagamit pag sa ahon lang. Ayan. Tapos dito, pwede mo rin ilagay yung paa mo habang pinapatakbo mo siya. Tapos may carrier siya dito. Carrier. Na ano to siya, pag wala yung box, na may foam yung carrier niya, upuan, pwedeng may angkas. Tapos pwede mong i-ano, buksan. Ayan, may ano rin siya dito. Sandalan, pag may angkas ka, pag walang box, yan, may sandalan din yung angkas mo. Hindi makita yata, madilim. Tapos, ayan, merong chain protector sa plastic. Plastic naman to. Ayan, plastic. Tapos ito yung chain. Mahaba siya. Maghahabaan. So, nandito yung controller. Ito yung switch niya. Pagka sa baba na battery, yan, ito yon mag-on. Pag dito naman, tataas mo lang siya. Ayan. Yan yon. Mamimili ka lang. Hindi siya naka-series. Naka ano siya, hiwalay. May switch. Kung anong gusto mong battery ang gagamitin. Ito naman dito, seat post. Pwede mong i-adjust pataasan. Pataasan mo. Ay prepared ko yung mababa lang para talagang abot na abot ko yung ano. Yung nakapatong yung paa ko sa lupa. Parang motor lang. Tapos yung upuan niya, maganda to. Malapad. Hindi sasakit yung puwet mo. Okay na okay. Ano pa? Ay, nilagyan ko pala ng umbrella protection para sa cellphone saka pagka umulan saka init. Yan, nilagyan ko siya. Saka yung helmet, may kasamang helmet pala pag. Saka yung wiring niya, magandang pagka ano, malinis pagka tabi ng mga wiring. Kahit dito sa ano, ayan, hindi siya kalat yung wiring, ayos na ayos. Medyo may katigasan lang yung ano, kasi bago pa lang, lalo na yung sa harap, hindi ko ganong ginagamit. Yung headlight talaga mahina sa gabi, kaya dinagdagan ko nito. Mga kasangga, yun lang muna siguro. Kung may itatanong pa kayo, ali comment nyo lang. Kasi nagluluko yung cellphone ko, hindi ano, camera ko, hindi tumatagal sa init. Patay sindi siya. Ang init kasi. Kaya yung review natin sa ano, sa takbo naman, sa susunod naman siguro. So sa specs lang muna tayo. Ay yung tire nga pala. Ang tire nga pala nito, nakalimutan ko. 16 by 2.125. Yan. Size 16 yan. So, paano mga kasangga, hanggang dito lang muna. Bale, sumusuko talaga yung camera ko. Sobrang init. Kaya hanggang dito lang. Maraming salamat sa mga sumusuporta.